Well, ito, lagi ko po sinasabi ito. Noong mga panahon na, dati sinasabi ko ito, noong mga panahon na nag-protege ako or before I started show business, ayoko na maalala yun. Kasi every time na naaalala ko yun, parang buwabalik ako sa moment na sobrang hirap na hirap ako na parang wala naniniwala sa akin. So, ayun yung time na parang napakarami nagda-doubt, napakaraming walang belief. So sabi ko, ayoko na siyang kalalahanin at yung itsura ko pa noon, alam mo yung ganun. Pero, na-realize ko na bakit ko siya kakalimutan. Bakit ko kakalimutan yung mga bagay na yun. Eh yun yung bagay, yun yung moment sa life ko na natumulong sa akin para maging ako o sino ako right now. Kasi during that time, ako, I am very vocal about it na lahat ng makita kong magandang artista, nililigawan ko. Ganun po ako kanala. As in, lahat na makita kong maganda, liligawan ko, sabihin ko talaga, type kita. Pwede ba itong ligawan or ididig kita. Pero walang sumasagot sa akin. Kahit kusing ng mga nakatrabaho ko, and for sure alam nila lahat yun. And then sabi ko, may mali sa akin. Kasi, bakit naman ganun? So tumingin ako sa lamin, sabi ko, nangyayari po talaga to, ha? Ikaw, ano bang mali? Sabi ko, lahat mali. Sabi ko talagang gano'n, lahat mali. I mean, kung paano ko manamit, yung ano itsura ko, yung katawan ko. I was so thin, 118 pounds lang ako. So binago ko, pinilit kong baguhin yung sarili ko. Like, nag-workout ako, yung pananamit ko, nanonood ako ng mga YouTube videos na para maging confident. Nagbabasa ako ng books na makakatulong sa akin to build my confidence. So, ayun yung ginawa ko. And then eventually, ang tumatak sa utak ko nun, yung mga nilikawan ko na yan, balang araw magiging tot ganyo ako. Ayun yung naging mindset ko. Pero dahil kahit nasabihin natin na sobrang simple lang ng mindset na yun, nakatulong siya for me. So, hindi ko, I mean, right now, happy na ako kung ano meron ako ngayon. And hindi ko nakakalimutan yung mga bagay na yun. Ngayon, ikaw na yung nahapo. So, nung nire-invent mo yung sarili mo, ano sabi ng mga dati mong nililigawan? Well, meron pong iba. Hindi po ako nagyayabang, pero sayang, sana pala tayo na dati pa. Yung mga ganyan. pero yun nga po yun. I mean, ako, lagi ko sinasabi ito pag kami manamimito ko ng mga bagong artista na nakikita ko yung sarili ko sa kanila kung paano ko nag-start. Tinuturuan ko sila paano pumorma or paano lumapit sa babae, paano mag-approach, ganyan. So lahat tinuturo sa sila. And maging passionate dito sa trabaho nito. Tinuro mo kay Jeric yan? Hindi, mas matanda sa akin si Jeric eh. si Tito Joe ang nagturo. Ano ba yan? Grabe ka. Tito Joe, sino ang